discussing Fringe Benefit Tax. So in this video, we will show you or we will illustrate how to compute mismo yung Fringe Benefit Tax. Okay? Take note that in the first video regarding Fringe Benefit Tax, diniscuss na natin yung definition ng Fringe Benefits, kailan siya fringe subject sa Fringe Benefit Tax, what is the nature of Fringe Benefit Tax, okay? Ano yung classification ng employee na subject sa Fringe Benefit Tax, etc. So, in this particular video, I will show you and I will illustrate kung paano mismo mag-arrive sa Fringe Benefit Tax na figure, including the corresponding journal entry, okay? So, sa unang video natin no, ng Fringe Benefit Tax, diniscuss na natin ang FBT rate generally ay 35%. That is on the assumption that the individual taxpayer subject to FBT is classified as citizens, ibig sabihin resident citizen or non-resident citizen, including resident aliens and non-resident aliens engaged in trade or business. Pero take note, the moment na yung naka-receive ng fringe benefit na subject sa FBT ay classified na NRA, not engaged in trade, the rate will be 25% instead of 35%. Okay? So, proceed tayo dito sa formula in computing fringe benefit tax. Okay? Sabi natin, mag-umpisa tayo sa tinatawag na monetary value. Ano ulit ang ibig sabihin ng monetary value? That's the value or actual value of the benefit that you receive. Doon sa illustration ko sa unang video natin, di ba, sabi ko, halimbawa, si Enrico Tabag ay isang executive ng isang private firm at ako ay binigyan ng fringe benefit in cash amounting to 65,000. Di ba, sabi natin, yun na mismo yung natanggap ko, 65,000. So that's actually the monetary value. And that is considered as net of tax kasi diba sabi nga natin, ang fringe benefit tax ay final tax. So meaning to say, yung natanggap ko na 65,000, nakaltas na doon yung tax niya. Kaya yung 65,000 na yan is already after deducting the corresponding FBT. So kung ang FBT rate ay 35%, ibig sabihin yung 65,000 na natanggap ko in cash represents only 65% ng benefit na natanggap ko. So, for us to get the gross amount, divide natin yon ng 65%. Ang tawag mo sa 65% ay gross up monetary value factor. Okay? So, balikan natin. 65,000 divide by 65%, we will arrive at 100,000. So, ibig sabihin, although ang natanggap ko lang na cash sa employer ko ay 65,000, in reality, hindi lang yun ang benefit ko. Ang benefit ko pala talaga, 100,000. Kaya lang naging 65,000 yung natanggap ko kasi kinaltas na yung 35% na FBT. So again, we will start okay, from the monetary value. I-divide natin yon ng 65% known as the gross up monetary value factor for us to arrive at the 100% benefit or tinatawag natin gross benefit or gross up monetary value. Okay? So, siyempre sa illustration natin, this will become 100,000. And then, i-multiply natin ng FBT rate ng 35%. Sabi natin sa unang video natin, di ba? What is the basis in computing the FBT? Di ba? Ang sagot natin doon, gross up monetary value. Kaya pag nag-compute ka ng FBT, huwag mong i-multiply yung 35% doon sa 65,000 na natanggap ko. Kasi hindi naman talaga yun yung gross benefit ko, kundi 100,000 dapat. So 35% times 100,000, so we will arrive at a fringe benefit tax of 35,000. Same procedure, kung yung tumanggap na individual ay NRA not engaged, mag-iiba lang tayo kasi ang FBT rate kapag ka NRA not engaged ay 25% eh. So therefore, kung 25%, yung natanggap mo represents 75%. Kaya instead na i-divide natin ng 65, dinivide naman natin siya ng 75% to arrive at gross up monetary value. Okay, so I hope maliwanag, no? So again, paano mag-compute ng FBT? Mag-umpisa tayo sa
monetary value. Ano yung monetary value? Yan yung neto ng halaga na natanggap ng employee, net of tax. So start ka sa monetary value, kunin mo yung buong benefit by dividing it by 65%. So pag na-divide mo na, the amount na makukuha mo is the gross benefit, saka ka mag-multiply ng 35%. Pero kung NRA not engaged, 25%. And that will be your FBT. Okay, so I hope maliwanag, no? So let's illustrate. So meron tayong ginawang simple illustration dito. So limbawa, sabi sa problem, how much is the allowable deduction from the business income of a domestic corporation which granted and paid 97,500 fringe benefits to its officers in 2023. Okay, let's simplify. Halimbawa, ako yung employer. Ako yung employer, okay? Ako ay domestic corporation na employer. Tapos, nagbayad ako ng 97,500 na fringe benefits sa mga executives ko. Tanong, okay? Eh, ang tanong dito eh, magkano? Okay, nasaan yung question? Hindi natin nalagay yung question na. Ang question dapat dito is, magkano ang... Okay, so hindi ko na ulitin yung PowerPoint na ito ha. Hindi na nilagay yung tanong. Ang tanong dito dapat ay, magkano ang allowable deduction ni employer? Okay, balikan natin yung formula. Diba, magkano natanggap ni Enrico Tabag sa illustration? 65,000. Pero magkano talaga ang benefit ni Tabag? 100,000. Yung 100,000 na yun, yun yung amount deductible by the employer. Okay? Yung amount deductible by the employer is equal to the gross up monetary value. I-relate natin sa problem. Ang sabi ng problem, si corporation nagbigay ng fringe benefits sa mga officers ng kumpanya niya. Ang halaga ng binigay na fringe benefit sa mga employees niya, na officers, ay 97,500. Tanong, magkano ang magiging allowable deduction or simply operating expense ni employer na nag-grant ng ganong klase ng fringe benefit? Ano yung sasagot natin? Dapat hindi 97,500. Bakit hindi 97,500? Kasi itong 97,500 na to, nakaltas na yung tax. So dapat, ang deductible mo yung buong halaga. So how do you compute that? I-divide mo yung 97,500 by 65%. For you to arrive at the gross up monetary value. At ang sabi ko, ang gross up monetary value, yan din yung total expense ni employer. So balikan natin to, halimbawa. Kung ako yung employer, di ba binigyan ko kayo ng 97,500? In cash ito. Magbabayad pa ako kay BIR. Magkano babayad ko kay BIR? 150,000 times 35% equals 52,500. So, ang gastos ko dapat, 97,500 saka yung tax na 52,500 equals 150,000. Okay, so ganun dapat siya. Okay, next. Lagyan natin ng entry. Okay, lagyan natin ng entry. Balikan lang natin itong 150,000. Ang journal entry niyan ay debit fringe benefit expense. Yun yung para doon sa 97,500. Okay? So, yung 97,500, yan yung i-debit sa fringe benefit expense. Tapos yung tax niya na 52,500, yun naman yung i-debit mo sa fringe benefit tax expense. 52,500. If you add that two, that's 150,000. So, ulitin ko yung entry ha. Debit fringe benefit expense equals 97,500. Another debit para doon sa tax component, debit fringe benefit tax expense, 52,500. Credit cash, 150. Sir, bakit credit cash 150? Eh, ang natanggap ng mga employees ay 97,500. 150 yon kasi 97,500 ibibigay kay mga empleyado. Yung 52,500 ibibigay kay BIR, ibabayad kay BIR. Kaya debit fringe benefit expense 97,500, debit fringe benefit tax expense 52,500, credit cash 150. And again, yung total ng dalawa, fringe benefit expense saka fringe benefit tax expense,
is actually your gross up monetary value. At sabi natin, ang gross up monetary value ay yan yung allowable deduction ni employer. Okay, so I hope maliwanag yung question number 2. Question number 2 naman tayo. Yung unang illustration natin, isang klaseng employee lang binigay. Okay, officers or officer. Okay, walang kasamang rank and file. Dito sa quizzer number 2, nag-provide ng data tungkol sa rank and file, saka managerial and supervisory. Okay, sabi ng problem, noong 2023, nagbayad si ABC Corporation sa mga employees niya ng benefits kagaya ng first, 1,300,000 daw binigay sa managerial employees. So if these are fringe benefits, then yung 1,300 shall be subject to fringe benefit tax, di ba? Eh ano ba tinatanong? Ang tinatanong, allowable deduction from gross income. So, as to 1,300, hindi yan yung deductible mo. Kundi i-divide mo muna ng 65% yan. So, 1,300, divide mo ng 65%. If you do that, you will arrive at 2 million. Deductible ba yun? Yes. Pero maliban doon, nagbigay din ng fringe benefit, di ba, sa mga rank and file. So, yung mga rank and file, alam naman natin, diniscuss natin sa unang video natin. The moment na ang binigyan ni employer ng fringe benefit ay mga rank and file employees, hindi subject sa fringe benefit tax yun. Ano tax nun, sir? Basic tax lang din. Graduated rate. Okay? So, ulitin natin. Dito sa quizzer number 2, nag-provide na ng data tungkol sa mga managerial employees sa rank and file. Dito sa mga managerial employees, dapat subject sa FBT yan. Kung subject sa FBT yan, ang assumption ay neto na ng tax itong 1,300. Kung neto na ng tax yung 1,300, divide mo ng 65% para makuha mo yung gross amount. If you do that, that's 2 million. Oh, deductible ba yung 2 million? Yes. Eh, kapag itong binigay sa rank and file, deductible ba yan? Yes, also. Okay? Kaya ang magiging total niya dyan ay 7 million. Kasi ito yung monetary value nung para sa mga managerial, divide mo ng 65%, we will arrive at 2 million. And then, ang tinatanong ano eh, magkano ang total OPEX mo? So, i-add mo din yung benefits given to rank and file employees. And as you can see, hindi na tayo nag-divide ng 65% kasi hindi naman yan na-subject sa final withholding tax. So, the total deductible amount shall be 7 million. Sir, journal entry nga din natin ito. Journal entry natin, debit, fringe benefit expense. Magkano yun? That will be, okay, 3,300. Hindi pala 3,300, sorry. That will be 6,300. Bakit 6,300? 1,300, saka 5 million. Ulitin natin. Debit fringe benefit expense, 6,300. Debit again, fringe benefit tax expense, 700. How did I get the 700? 1,300 divided by 0.65 times 35%. So, ulitin natin. Debit fringe benefit expense, 6,300. Debit fringe benefit tax expense, 700. Credit cost, 7 million. Sir, pwede ba hindi ako mag-credit ng cost na 7 million? Kasi sir, yung FBT, hindi ko pa naman babayaran ngayon. Giramit ko pa lang sa susunod na quarter, halimbawa. O di kung ganoon, ganito entry mo. Debit FB expense, 6,300. Debit fringe benefit tax expense, 700. Credit cost, 6,300. Credit FBT payable, 700. Oh, mag-i-equal pa rin, balance pa rin. Na-gets? So that's how you compute fringe benefit tax, ang dali lang, di ba? So I hope naintindihan natin yung mga illustrations. Okay, again, thank you for watching and see you sa other videos natin.